Marami na sa atin ang gustong mag-alaga ng halaman. Yung iba ay gustong magkaroon ng iba't ibang klase ng halaman bilang koleksyon. Handang gumastos para lamang sa mga kakaibang halaman na maaari nilang gawing display at palamuti sa ating tahanan. Mula nga sa pinakakasimple hanggang sa pinakakomplikadong uri nito, namumulaklak man, o hindi. Kaya naman samahan ninyo ako upang alamin ang mga pinakamahal na mga halaman, at isa-isahin natin ang 10 sa mga pinakamahal na halaman dito sa Pilipinas. Kaya, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, at e-tap mo na rin ang notification bell para updated ka sa ating latest upload na mga videos. Number 1 sa ating listahan ay ang Begonia maculata. Ang halamang ito ay mas kilala rin sa tawag na polka dot begonia. Sa mga butik-butik nitong dahon na nagbibigay pa ng lalong ganda sa olive green nitong kulay, madaling alagaan ang mga halamang ito lalo na nga sa mga tropical na bansa gaya dito sa atin sa Pilipinas. Kadalasan nag-anyo ito mula sa pula o purple na kulay ng mga dahon nito na kadalasan ay nagugustuhan ng mga plant lover. Kadalasan may taas na 3 talampakan ang polka dot begonia, na maaring nagkakahalaga mula sa 3,000 hanggang 65,000. Pangalawa, ang rubber fig tree, o kilala sa tawag na Ficus elastica, ang punong ito ay kapamilya din pala ng baliti tree, isang napakaganda at mamahaling halaman pala. Madalas tumutubo ang halamang ito sa bahagi ng Asya. Ang malapad at makintab nitong dahon ay siyang nagdalala sa ganda nito. Maaari itong ilagay sa loob ng bahay o maging sa hardin man. Nagkakahalaga ang halamang ito ng 3,000 hanggang 6,000 piso depende sa taas at laki nito. Pangatlo sa ating listahan ay ang Variegated Monstera Deliciosa. Ang halamang ito ay popular sa kagubatan ng Pilipinas, at iba't ibang klase nito nang ang iba ay nagmula pa nga sa bansang Mexico at ibang kalapit na tropical na bansa, Monstera, dahil ang ibig sabihin ay dambuhala, at delisyosa naman dahil sa masarap at nakakain nitong bunga. Ang halamang ito ay maaaring lumaki at tumaas hanggang 5 meters, at ang halaga nito ay hindi bababa sa 20,000 piso. Pang-apat naman sa ating listahan ay ang Golden Genmani. Mga kaibigan, meron ka na ba ng halaman na ito na Athurium genmani, at pinaniniwalaan na isa itong collector's item, dahil sa bibihira lamang ito dito sa atin sa Pilipinas, at ang presyo nito ay nagkakahalga ng 45,000 hanggang 50,000 piso, depende sa ganda at klase ng mga dahon nito na animoy ginto. Panglima, Powder Puff Tree. Alam mo na siguro kung bakit binansagan itong powder puff tree, dahil sa tila sumasabog nitong makukulay na bulaklak, kadalasan nito ang kulay na pink, puti, at pula, na nagbibigay dito ng magandang karisma, at ang presyo nito ay umabot na rin sa 65,000 piso. Pang-anim sa ating listahan, ay ang Cycad o Pitogo. Ang halamang ito ay pinaniniwalaang narito na sa Pilipinas 1,000 taon na ang nakakaraan, mabagal man ang paglaki, ay mahaba naman ang life cycle ng halamang ito, pinaniniwalaan din na iisang uri lang ng beetles ang maaaring tumulong dito upang magparami o tinatawag na pollination, kaya kung meron ka nito ay maaari mong subaybayan ang kakaibang beetles na dadapo sa bulaklak ng halamang ito upang masaksihan mo. Dito sa Pilipinas ay mabibili mo ito sa halagang 3,000 hanggang 50,000 piso depende pa din sa laki nito. Pang-7, White Poplar. Ang punong ito ay kilala din sa tawag na Silver Poplar, ay nagmula pa sa ibang bansa ng Europa kung saan mayroong mamasa-masang klima. Ito ay maaaring tumaas ng 8 feet hanggang 10 feet. Ayon sa ancient Roman mythology, ang punong ito raw ay simbolo ng tagumpay ni Hercules, kaya naman kung ang mag-aalay sa kanya ay pinapatungan ng korona na gawa sa mga sanga nito, at ang balat daw ng punong ito ay mabisang gamot para sa anti-inflammatory at antiseptic. Iilan na lamang ang meron nito sa Pilipinas, kaya naman umaabot na ang presyo nito sa 50,000 piso. Pang-8 sa ating listahan ay ang Cornus controversa.
Ang halamang ito na madalas makita sa mga lugar ng Korea, China, at Japan. Ito'y nabibilang nga sa mga punong may nalalagas na dahon tuwing fall season, at kadalasan itong tumataas hanggang 50 feet. Ang punong ito ay kilala rin sa tawag na African talisay, at ang presyo nito ay umaabot na ng hanggang 150,000 piso sa bawat puno nito. Pangsiyam, variegated yucca plants. Karaniwang tumutubo ang halamang ito sa mga bansang Mexico at Amerika. Ginagamit nga ang katas nito sa paggawa ng sabon at shampoo, gayon din sa paggawa ng ibang dietary supplements. Maraming benepisyong medical ang dala ng halamang ito. Ang mga tinga galing sa katas nito ay mainam na lunas para sa sakit na asthma, pananakit ng buto, at pananakit ng ulo. Dahil nga dito ay talagang mahal ang halaga ng presyo ng halamang ito na umaabot lang naman sa kalahating milyon. Ngayon, handa na ba kayo para sa huling listahan ng pinakamahal na halaman dito sa Pilipinas? Ito ay ang Bingrigal, isang plantito natin ang nag-viral sa social media matapos niyang magawa ang isang hybrid ng cactus na tinawag nga niyang Sansevieria aurida. Tinatawag itong Bingrigal, na mula sa tao na walang iba, kundi si Boyet Benigan. Ayong sa kanya ay umaabot ng isang dekada upang maabot ang itsura ng halamang ito. Alam nyo ba ang halaga ng halaman na ito? Kuwit, umaabot lang naman ng 1,800,000 piso. Oo, tama, milyon lang naman ang halaga ng halamang ito. Meron ka ba ng isa sa mga halamang aking nabanggit? E-comment mo na yan sa comment section sa ibaba at e-like mo na rin at e-share upang magkaroon ng kaalaman ng iba. Maraming salamat sa panonood.